kagandahan loob, mga kasalanan ko'y inawiin, ayon sa iyo, pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan, at patawarin ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sa ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pagukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan. At sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol lang pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay binigay na sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso at kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang mga tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimhain at sundin ang buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.
ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Ngayon'y panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag, upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gandimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman yung mga katabi, pakibati ng good morning. Tanong ko lang po, may tanong po ako. Kanino po kayo nagmana? Di ba po kapag ganyan ang tanong, usually ang tinitingnan natin, yung mga magulang, pipili na lang tayo kung sa nanay o kaya sa tatay. Kapag mabait, sasabihin ng nanay, mana ka talaga sa akin. Kapag makulit na, sasabihin, mana ka talaga sa tatay mo. Ayan po. Di ba po? Pero gusto ko pong maging bukas yung ating mga mata. Hindi lamang po tayo anak ng ating mga magulang. Hindi lamang tayo dapat magmamana sa ating mga magulang. Dahil sa ating binyag, tayo ay hindi na lang anak ng ating mga magulang. Tayo ay nagiging anak ng Diyos. Nawa tayo rin ay magmana sa ating amang nasa langit. Katulad ng paanyaya ng Ebanghelyo, maging ganap kayo katulad ng Ama ninyong nasa langit. Gusto tayong maging katulad ng ating Panginoon sa dakilang pagmamahal
hindi lamang yung simpleng pagmamahal, yung mamamahalin mo yung mga nagmamahal sa iyo, mamahalin mo yung mabubuti sa iyo. Pinapakita ng ating Panginoon, ng ating Diyos, yung dakilang pag-ibig na paanyaya niya sa bawat isa sa atin. Mahalin din daw natin yung mga nangaaway sa atin, mga nanguusig sa atin. Mahalin din natin yung hindi natin kapareho ng pananaw. At mas makikita po natin, sana sa panahon nitong Kwaresma, mas tingnan natin kung paano pinapakita ni Jesus yung kanyang dakilang pag-ibig sa lahat, hindi lamang sa mga sumusunod sa kanya. Ano pong ginawa ng ating Panginoon? Siya ay nag-alay ng buhay, hindi lamang sa mga tuwid, hindi lamang sa mga mababait, pinag-alaya niya ng buhay yung sangkatauhan sa kabila ng pag-uusig sa kanya, sa kabila ng pananakit sa kanya. Ang lahat ay ninanais ng Diyos na maligtas. Kaya lahat-lahat ay binigay ng ating Panginoong Jesus para sa sangkatauhan. Ang dasal po para sa araw na ito, nawa matularan natin yung ating Panginoon sa kanyang pagmamahal na dakila. Mahirap po, pero ito po yung patuloy nating hingin na grasya sa Panginoon dahil hindi natin kaya ng tayo lamang. Kailangan natin ang grasya ng Panginoon upang tunay nating magawa na maipagdasal at mahalin pati yung mga taong hindi natin kapareho ng pananaw, yung mga taong umaaway at umuusig sa atin. At sa kaganong paraan, kapag minamahal natin yung ating mga kaaway, kapag pinagdadasal natin yung mga taong kinapupuotan natin, unti-unti talaga tayong nagiging katulad ng ating Amang nasa langit. Naalala ko po, may isang kwento po yung aming paring professor nung ako po ay nag-aaral pa sa seminaryo. Meron pong isang lugar sa ibang bansa na siya ay naka-assign. Tapos yung isang lugar, yung isang bayan ay tinamaan ng kalamidad. Yung bayan po na iyon ay hindi Katoliko. Tapos nung tinamaan ng kalamidad, isa sila. Sila po yung unang grupo ng mga tao na nag-abot ng tulong dun sa lugar na iyon. Yung leader ng bayan na iyon, ang tanong kanila, Father, Father, bakit nyo po kami tinutulungan? Eh hindi naman po kami kabilang sa inyong pananampalataya. Bakit nyo po kami tinutulungan? Hindi naman kami Katoliko. Ang sagot po ni Father, sabi niya, ito kasi yung utos sa amin ng aming Panginoong Jesus. Mahalin at paglingkuran lahat ng tao. Mahalin at paglingkuran ang lahat ng tao. Sa ganong paraan, mas naipapakita natin at mas naipapakilala din natin sa iba pang mga tao, pati na sa mga ibang tao na kakaiba sa pananaw natin, kung paano ba talaga yung pagmamahal ng ating Diyos Amang nasa langit. Mas naipapakita natin kung paano buhay na buhay yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Sabi po ng ating Panginoon sa kanyang Beatitudes, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." Nawa, tunay tayong maging anak ng Diyos, mga anak niya, nagdadala ng kapayapaan, pinagdadasal ang kapayapaan, nag-aabot ng pagmamahal ng Diyos, lalo na sa mga taong hirap tayong mahalin. Yun po yung patuloy na paanyaya sa atin. At nawa, matulungan tayo ng pagninilay natin sa panahon ng Kwaresma na tunay na mapaglingkuran at mahalin ang lahat ng tao. Hindi lamang yung mga taong mabubuti sa atin, mas lalo na yung mga taong gumagawa ng masama sa atin, upang sa pamamagitan ng pagmamahal natin, nawa mabago din sila, maalala nila na sila rin ay mga anak ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, yung hihilingin natin na grasya mula sa Panginoon, ay nawa, Panginoong Jesus Nazareno, bigyan mo ko ng grasya
na maging katulad mo sa pagmamahal, minamahal ang lahat ng tao, lalo na yung may hirap mahalin sa buhay ko. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala. Lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama, na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan daw ay maging buhay na halimbawa ng pagkapatawad at habag na ipinakita ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, o nagdulot ng mga paghihirap sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami yedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Your servant, and you
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, Martes. Sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang po ang Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 3, Nangungulila. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng hapon. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligayon ng mga hirang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, yung patuloy pong tawag sa atin ay maging katulad ng ating Diyos, nagmamahal at naglilingkod sa lahat. At kung dumating po yung mga panahon na mahirapan tayong magmahal, lalo na sa mga taong mahirap mahalin, tingnan po natin yung ating krus. Ito po ay paalala na tayo ay minahal ng ating Panginoon, lalo na sa mga pagkakataon na mahirap din tayong mahalin dahil sa ating mga kasalanan. Mahal tayo ng Panginoon sa kabila ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.
Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.